So yun, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. At nandito kami ngayon sa isang sitio na aming pinuntahan. Medyo malaki itong sitio na ito. At mayroon kami mga dalang package. At naglaan po ulit kami ng oras, araw, para maipamahagi natin ang package ng ating mga kababayan. Dahil dumadami po ulit yung mga nagpapadala, kaya naglalaan po kami ulit ng oras. At pasensya na po kayo kung hindi agad namin na ipamimigay ito, lalong-lalo na po sa ating mga sponsor, pasensya na po. At naglalaan kami ng panahon at sobrang busy lamang po ng PP team. At sa katunayan, ako po ay umalis ng Davao noong March 21. Ngayon ay bumalik ulit ako ngayong March 24 at mamayang gabi, balik ulit ako ng Manila. So ang pagpunta ko dito ay sinadya ko lang ulit dahil mag-Holy Week. Ay maglalaan naman ako ng oras ulit para makapagpahinga. Pero babalik din ulit ako mamayang gabi. Ito po ay dahil pinuntahan ko nga lang po si Erna, yung estudyante na ating nakilala, para maibigay ko na rin po yung surprise para sa kanya. But aside po doon, ay dala-dala ko rin po ngayon ang package. Nagaling naman po ito sa nagpadala at ito po yung package ni Ma'am Beth. Napagdesisyonan po namin ng team na ito ay ipamigay na rin dahil sa kadahilan ng tumatagal na rin po ito sa amin. At nung nasabi ko po noon sa live na ito isasauli na namin, yes, isasauli po talaga namin ito. Pero ang problema ay ang gusto po ng na nagpadala ay ibalik ko ito sa US. So ang hinihingi ko po kasi sa kanya ay kung maaari dito na lamang sa Pilipinas natin ipadala or sa mga kamag-anak niya. Pero sabi niya po ipadala ko na lang sa US or ipadala ko yung 20,000 pesos parang kapalit no noong package, at itutulong din daw niya doon sa may sinabi po siya natutulungan. But sa akin naman po, hindi ko po yun sabi ko sa kanya ay hindi ko po yun gagawin dahil unang-una po ay itong package na ito ay bigay ninyo at kusan yung ibinigay at hindi po namin hiningi. At ipinaliwanag ko rin po sa kanya na kung ipapadala ko ito doon, malaki yung mababayaran ko pa, sayang ay pwede ko namang itulong na lamang yung gagastusin ko pag pagbabalik sa kanila. Ang point ko po doon, kung maaari, ay dito po sa Pilipinas na lamang ipadala. Pero hindi po siya nakapagbigay ng impormasyon sa mga kamag-anak niya dahil ayaw niya rin po na ipadala ito sa kanyang mga kamag-anak. So sa amin naman po, wala pong problema at nagantay pa rin po ulit ako. Nag-message ako ulit sa kanya dahil hindi ko na po siya ma-message doon sa page namin. Hindi ko po alam kung naka-block na kasi nakalagay na po doon, hindi na talaga siya ma-message. So dumiretso naman ako doon sa aking personal account at hinana po yung pangalan niya para ma-message siya, pero hindi pa rin po nasisin. So kaya nag-desisyon na po ako, kami ng team, na ipamigay na lang po ito upang hindi masayang. Dahil kami po ay palipat-lipat ng lugar, hindi po pwede na dala-dala palagi namin ito. So kaya naisip ko na ipamigay na lang po natin ito, at ito po naman ay ipamimigay namin ng kusang loob at wala po kaming nararamdaman na kahit na anumang sama ng loob sa aming mga puso, sapagkat ito po ay napagdaanan na natin at natapos na. Ang gusto ko lamang po sabihin sa inyo na hayaan po natin na yung pagmamahal sa ating mga puso ay maramdaman natin, at huwag na po tayong mag-comment pa ng mga kung ano-ano na makakasakit sa isang tao. No po, ito po ay pagsubok lang. Iniisip na lang po namin ng team na pagsubok, pero mayroong kasagutan sa mga ganitong pagkakataon na hindi naman palagi na kapag nagkaroon tayo ng ganitong mga pagsubok ay titigil tayo. Ano po? Ibinibigay itong mga ganitong problema minsan, o binibigay itong mga ganitong pagkakataon dahil gusto subok ang inyong katatagan. Kaya, yun lang. Happy lang po tayo at huwag nating hayaan, no? Na yung ating sarili, alimbawa pag tayo po ay nakapag-comment, ay
nagkakasala rin tayo sa kapwa natin. Ano po kaya, again, pakiusap ko po, hayaan na lang natin at maging mahinahon tayo sa ating mga komento at isipin natin na ang ginagawa natin at ang ginagawa rin ni Mambet ay para makatulong. Nagkataon lang na nagkaroon ng problema. Ano po?